Mga idol, in this video, re-reviewin natin yung bike na in-unbox natin a while ago, yung Trifox Speedster X16 TA. TA meaning siya ay true axle, which is suitable for disc brakes. Meron din itong non-true axle version, mga idol, kaya pwede rin sa may caliper. Let's go! Tandaan nyo, in the not so distant past, in-unbox natin yung frame na to, and one thing na na-notice ko sa kanya noon ay ang maganda niyang kulay. Since then, medyo nawala sa isip ko yung frame na to dahil naging busy tayo sa mga kung saan saang bagay. May mga pyesa rin tayong binili para sa frame na to na medyo natagalan bago dumating. Fast forward to today, and finally dumating na yung mga pyesa na hinihintay natin, and naipabuo na natin siya. Pinabuo natin siya sa BG Bike Shop sa may Kapitan Pepe sa branch nila doon. Ang bumuo actually ng bike na to ay yung mga riders natin sa Biker Dude Developmental Team. Shoutout nga pala sa BG Bike Shop sa pagsuporta lagi sa team natin kapag dumadayo. Anyway, punta tayo sa frame, mga idol. Yung mga pyesa na kinabit natin sa kanya ay mostly galing dun sa isang bike natin. Hiniram muna natin yung ibang mga pyesa noon para mabuo ito. Yung binili natin para dito ay wheel set at saka preno. Yung preno natin ay galing sa Shopee lang. Cable to hydraulic conversion yon, kaya pwedeng-pwede dito. Pero let's not talk about those kasi ang pag-uusapan natin dito ay yung frame mismo. Just as I mentioned earlier, yung frame na ito ay gawa ng Trifox, which is a company that originated in China. Huwag na tayong magtaka kasi 90% ng mga bikes ngayon ay either gawa sa China o kaya sa Taiwan. Aside sa frame na te-testingin natin na lightweight frame, meron din silang mga aero frames. It comes in either traditional quick release for caliper use o kaya naman ay true axle for disc brake use. May MTB frames din sila, either hardtail or full sus. Aside from frames, meron din silang mga bike components na ginagawa, pero kayo na lang yung mag-explore sa website nila, which is yung trifox.com. Ilalagay ko sa may description yung link doon sa may website nila. During the build, tinanong ko si Ampot at saka si Biker Stick kung mahirap buuin yung bike. Ang sabi nila ay parang normal na bike lang din. Walang mga special na magic na kailangan gawin. So in short, kung kayo ay bibili ng frame na ganito, kahit kanino pwede nyong ipabuo. Basta bike mechanic ha, huwag naman dun sa mga mekaniko ng motor o kaya ng sasakyan. So pagdating sa pagbuo, walang problema, mga idol. So pumunta naman tayo sa actual ride. I-testing natin siya. What better way to test a frame kundi sa karera, di ba? Alam nyo naman na ang hilig ko talaga ay kumarera. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa rolling terrain para maramdaman natin yung geometry ng frame, para malaman natin kung merong mali dito. Alam nyo kasi, mahirap sabihin kung tama yung geometry ng frame, pero kung mali siya, ramdam na ramdam mo agad. I'm happy to report that wala akong naramdamang mali sa frame na to. Confident ko siyang sinakyan as if matagal ko na siyang gamit. Ginamit ko siya sa matatarik na ahon, and syempre nahirapan tayo. Hindi naman dahil sa pangit yung frame, kundi sadyang hindi lang talaga natin hilig ang ahon. Medyo nag-i-improve na ako doon, pero it will take time, sabi ko nga. On the contrary, this frame loves to climb. Ang sarap niyang iahon actually. Di siya malikot, and pwede mo siyang bigyan talaga ng power, and hindi ka niya bibiguin. Wala akong narinig ng mga lugutok o kakaibang tunog galing sa kanya habang umaahon ako. Pagdating naman sa lusong, napakasarap niyang gamitin, mga idol. Confident siyang lumusong as if gamay na gamay ko yung frame na to. Mind you, ilang beses ko pa lang siyang ginamit, pero I felt confident agad nung inilusong ko siya. Siguro dahil na rin naka-disc brake ako and medyo malakas yung preno, kaya confident ako. Sure ako na nakatulong yon, pero malaking bagay din yung geometry ng frame. Suffice to say na hindi siya malikot sa lusong, and confidence inspiring. Hindi ka mag-aatubili na ilusong yung bike na to. Ngayon naman, mga idol, ay gamitin natin siya sa karera and tingnan natin kung ano mangyayari. 20-20 lang yung karera natin ha, hindi yung actual race na mayroong mga trophy-trophy. Practice lang to, mga idol. Mga idol, maganda yung overblock tayo ngayon. Ito ngayon ka. Ito si Mike Gerdo doon, bago bike. Babike check natin. Last take over ha. Ah, sa kanila nakatutok.
sa 2020. Ang obra. So far, so good. Ay! Idol, ayun nga, nagpalit ng bike si Biker Dude dahil hindi siya sa amin nakasama sa baler. Petestingin daw niya kung malakas sa 2020 yung Tri-Pax. Yan. Sprinter yan, mga idol. Si Parin Brian. Hello! Shut up! Mga kapadyak! May breakaway na yung Tri-Pax, nabuli natin. Nahabol siya ni Kuya Eng. Bali yung ball joint ni Kuya Eng, tagilid. So far, so good, mga idol. Shoutout sa asawa ko na laging nakasupport na sa akin, kay Mrs. JJ Willry. Palike and share naman ng page ko, mga idol. Mrs. JJ Willry. So yun, mga idol, nag-vlog takeover sandali si Gerson Trio, and i-plug pa pala niya yung Mrs. J Jewelry na shop nung asawa niya. So kung gusto niyo bumili ng mga alahas, mga idol, i-follow niyo lang yung page ni Mrs. J Jewelry, and meron na kayong makikita na ng mga for sale na mga alahas. Ilalagay ko yung link sa may description sa baba, mga idol, para mas madali ninyong i-follow yung kanilang page. Anyway, dumaan tayo kanina doon sa may baku-bakong karsada, kung napansin nyo doon sa may video, diba, habang hinahabol ako ni Biker Gold at saka ni Kuya Eng. Magandang test yon para sa frame na to, kasi talaga namang parang pare Roubaix yung style ng karsada na yon. And suffice to say na okay naman yung frame na to, okay naman yung bike, hindi naman nagkakalas-kalas, maganda yung pagkakabuo ng mga riders natin sa BG Bike Shop. And feeling ko nga mas komportable pa siya, no, kesa doon sa may aero bike ko. So ang ginawa natin dito ay medyo pinas forward natin ng konti para magkaroon na ng aksyon, kasi ayaw magsi-overtake ng mga riders sa likod namin. Ako yung nakatrangko, and gusto ko kasi ay may nakikita kahit papano dun sa may harapan natin, para naman hindi ganun ka-boring yung ating video, no. So ang gamit nga pala natin na camera dito ay yung Insta360 na camera, tapos naka-mount siya doon sa may bagong mount ng Insta360 na mahabang pole, no? Parang, pero in the future, i-reviewin natin yun, papakita ko sa inyo. So yan, medyo tumutulin na, medyo tumulin yung mga riders na umovertake sa atin. And dito mag-uumpisa yung aksyon ng ating karera, no? Nagtatawanan ba kami ni Gerson dito, pero 30 na yung takbuhan, medyo mahirap na rin pedalan yan, mga idol. So yan, ang gagawin lang natin dito ay tutok-tutok lang. Kanina ay meron tayong sprinter na nadaanan, si Brian. Kaya ang gagawin natin, ang strategy natin ay kunwari sprinter din tayo, no? Lalaban tayo kay Brian. And let's see kung ano mangyayari, no? Kung ganun yung strategy na gagawin natin. Nakakalaban na natin dati si Brian, and ngayon testingin natin kung ano mangyayari pagka ginawa natin yung technique na ginagawa niya as a sprinter. So papakiramdaman din natin yung ating frame na gamit, na gamit na natin siya sa ahon, na gamit na natin siya sa lusong. So paano naman pagka patag at saka kailangan ng quick change of pace? Madali ba siyang patulinin? Okay ba yung handling niya sa loob ng peloton? Let's see, mga idol. So for mga idol, ay okay pa naman yung pacing natin, hindi pa naman sagad sa agaran. And siguro nagpapainit pa yung mga nasa harapan, ano, dinadala nila yung trangkuhan. Pagka dito naman sa likod, mga idol, tapos gamit natin yung frame natin, parang wala namang problema, ano, hindi naman tayo nahihirapan pa, kasi ang takbuhan pa lang naman ay 41. And ayan, nakikita nyo, nag-uusap pa kami ni Gerson dito, no? So i-pass forward natin ng konti kung saan meron pang mas matinding aksyon na mangyayari. So yun, mga idol, pinas forward na natin, and estimate ko ay nasa last 5 kilometers na lang tayo dun sa may finish line. Andito nga pala banda yung bahay nila, Biker Farm dito, no? May papasukan na irrigation, tapos andun yung hasyenda nila dun sa may kalagitnaan. And si Francis, kung nakita nyo yung isang BDT rider natin, ayan, nadaanan natin, nasa may bandang likod siya ngayon, dun sa may naka-insert na video dito sa lower right corner ng ating screen. Pasensya na kayo, medyo makinig yung ating camera, kasi nga, di ba, medyo mahaba yung pole natin, mahaba yung ating mount, hindi siya yung ordinary mount na nakakabit mismo doon sa may stem. So nakahaba siya na ganun, so medyo nag-bounce-bounce yung ating camera. Pero dahil yan din, dahil makaldag yung ating dinadaanan, kung makinis yan, syempre hindi gaganyan-ganyan yung mga idol. So ayan si Francis, sa kaliwa, sa ano ba yan, kanan natin, nasa kanan natin si Francis.
and nagpupunta siya sa shoulder. Dito sa part na to, medyo tutulin kasi parang in-overtake nila yung tricycle. So tingnan niyo yung speed from 41 kanina, ayan 48, 49, and then yung ibang mga riders tinaon din yung pagkakataon na yon para mag-attempt mag-breakaway. So ayan yung itsura ng pagmumukha ko kapag ka nagkaka-DE na ng mga idol. Tingnan nyo na lang yung nasa naka-insert na camera. Medyo maliit eh, pero pagtsagaan nyo na mga idol. Kasama natin dito si Kuya Ronnie, andito si Gerson, hindi pa rin nalalaglag. Tapos ito, yung isa pang makaldag na karsada. So tingnan nyo yung ating camera, talagang yanig na yanig. Diba? Yanig na yanig yung ating camera dito mga idol. Gamit nga natin ay yung Insta360. And tumira si Francis. Siguro magta-try siya na mag-breakaway. Pero kung magta-try ka na mag-breakaway pero galing ka sa likod ng peloton, medyo mahirap. Ano? Kasi ang mangyayari niyan ay overtaken mo yung buong peloton. Tutulinan mo para ma-overtaken mo yung buong peloton. Ang mangyayari doon, pagpunta mo doon sa harap ng peloton, ubos na yung iyong power, yung surge mo. No? Yung pinaka anaerobic power mo, ubos na, ang matitira sa'yo ay yung pang-maintain mo. So, mahirap yung ginawa niya na yon. Kaya siguro, tingnan, hindi nag-succeed. So, ayan, tumuli naman kasi umovertake nga siya at nag-try mag-breakaway. So, tumulin kanina, panandalian na umabot na 50 yung takbuhan. So, tingin ko dito, last 3 kilometers na lang. And ito si Brian, binabantayan natin si Brian, yung sprinter na sinabi ko kanina, ayan yung naka-orange tapos naka-white na bike. Siya yung babantayan natin, titignan natin kung kakayanin natin sa sprint. Yung bike natin na gamit na Tripax mga idol, parang kinapos tayo ng konti ng haba ng stem. Medyo maliit sa akin yan. So medyo mahirap umisprint, no? Kasi medyo hindi fit na fit sa atin. Pero na-adjust naman natin yung saddle height. So in terms of saddle height, walang problema. Ang problema lang natin ay yung kanyang stem. Hindi siya saktong-sakto sa haba natin. Siguro kulang ng mga 2 cm. Anyway, ang isa pang problema natin dito mga idol ay yung ating chain ring. Ang gamit natin na chain ring ay 48 yata, kung hindi ako nagkakamali. 48 lang yung ating chain ring. Kaya tingnan nyo yung ating paa, nag-i-spin na yan, tapos agad na yan, 11. So sa 51 na takbuhan, 11 na yung ating cog, yung ating cassette, nasa 11 na. Tapos yung ating front chain ring ay single lang, no? So disadvantage din tayo pagdating sa gearing. Pero okay lang yun, tinetesting lang naman natin yung frame. Pagdating sa acceleration mga idol, napansin ko dito ay mabilis siyang mag-accelerate. Hindi ko alam kung dahil sa wheel set, pero napansin ko na kapag ka mayroong gap ay madali kong naiko-close yung gap na yon. Siguro dahil din nakatutok ako at fresh na fresh pa dahil hindi naman ako tumatrangko. So pwede rin na dahil doon mga idol. So anyway, ayan si Brian, may nakasingit sa harapan natin. May nakasingit sa harapan natin. And alam din nung naka-block na si Brian yung kailangan niyang tutukan kasi siya yung talagang malakas na sprinter dito. Medyo kinakabahan din ako sa kalsada na ito mga idol kasi mayroong construction na nangyayari. Binungkal or tinanggal yung kalahati ng kalsada, tapos naging one way lang yung isang part ng kalsada. So pwede na makasalubong kami ng sasakyan doon sa mga portions na yon. Tulad yan, tingnan nyo sa kaliwa, ayan yung ginagawa, no? So nakakatakot din yung part na yan. Tapos ayan na, ayan yung eskwelahan mga idol. So pagtapat nyan ay last 1 kilometer na. Ayan yung naka-blue na nasa harapan natin, si Jason yan, ex-pro mga idol. So ayan, mayroon, muntik na siya dun sa may sasakyan. And ayan, yun ang nakakatakot dito. Medyo matagal na akong hindi nagra-ride dito ng matulin. Kaya nakakatakot din, no? Nakakaalangan. Ito, yung shoulder na to, usually hindi namin ito dinadaanan eh. Kasi doon kami sa karsada. Pero nga dahil ayan, may construction sa kaliwa, napipilitan kami na dito sa may shoulder dumaan. Tapos ang takbo natin 40, 41, medyo nakakaalangan, di ba? Pero kung matagal na ay, kung matagal ka nang nagbabike dito ay hindi ka na maalangan. So ayan mga idol, gumilos na si Brian, nagpunta na sa may bandang harapan. Siguro last 600 meters na lang to. And ang daming mga riders sa harapan natin, kinargahan ni Francis mga idol. Sunod tayo, try natin sumunod. Tingnan nyo. Umagwat mga idol, may agwat tayo. Siguro mga isang bloke o isang kalahating bloke dahil kinargahan ni Francis
Hindi natin na-anticipate kinargahan ni Francis. And ayan na. And tumayo na si Brian. Ayan na, tingnan natin yung makakapit tayo. Tingnan nyo yung pagmumukha ko dito sa sprint na to. Aabot pa ba tayo? Last 100 meters na lang siguro, mong idol. And kapos. Kapos, mong idol. Third place tayo, pero okay lang yon kasi kahit pa paano ay nakapatunayan natin na kaya nung frame na to nung makipagkarera. Nasa rider na lang talaga yung problema, kaya hindi tayo umabot. Ganun talaga, mga idol, hindi tayo sprinter. Meron talagang mga gifted na mga tao na mga sprinter. And tingin ko ay naging problema natin ay naagwatan tayo bago dun sa magtuloy-tuloy yung bago dalhin ni Francis yung trangkuhan. Merong agwat, so dapat nakadikit tayo doon. So yun, pagkakamali natin yun, mga idol. So i-rate na natin yung frame na to, mga idol, para matapos na yung ating review. In terms of comfort, bigyan natin siya ng mataas na score na 4.5 stars out of 5. Sabi ko nga sa inyo, feeling ko kanina dun sa makalgag na part na mas smoother ito kaysa dun sa may aero bike na gamit natin. So siguro kung mas mataba rin yung gulong na gamit ko dito, mas gaganda pa yung comfort na may bibigay niya. Pagdating naman sa may ride quality, sabi ko sa inyo kanina ay confidence inspiring yung geometry ng frame na to, lalo na sa lusong. So bibigyan ko siya ng mataas na score na 4 out of 5 stars. Hindi perfect kasi tingin ko ay pwede pa siyang i-improve, mga idol. Pagdating naman sa price to performance, bigyan natin siya ng mataas na score ulit na 4 stars out of 5. Very affordable yung frame na to considering na siya isang carbon frame. Tingin ko ito na yata yung pinakamura sa may market, mga idol. Plus, if you use my link, mga idol, Angelo8, magkakaroon pa yun ng additional na 8% discount para sa frame na to. So, yung price niya na mura ay mas lalo pang mumura by 8%. Basta i-enter nyo lang yung code na yan, mga idol, pagka nag-check out kayo. So, that concludes our review of this frame, mga idol, ang Trifox Speedster X16 TA. Kung gusto nyong bilhin yung frame na to, ay ilalagay ko yung link sa may description sa baba ng video na to. And don't forget na kapag bibili nyo siya, ay i-enter niyo yung code natin na Angelo8 para magkaroon kayo ng additional 8% discount pa. Sulit na sulit, mga idol. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mga idol, sa ating channel, please consider subscribing. I-comment nyo rin dito sa may comment section kung ano yung tingin nyo na pwede pang i-improve nung ating channel. Pag-subscribe ninyo, mga idol, nga pala, ay paki-on na rin yung notification button para pagka nag-upload ako ng bagong video, updated agad kayo. Hanggang sa muli! Peace!